Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isa pong magandang araw sa bawat isa po sa atin. At kami po mula po sa Kaalamang Pangkalusugan ay nananalangin na kayo po ay nasa mabuti pong kinalalagyan ngayon. Tayo po ay manalangin sa atin pong pasimula. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, Lord God, for this wonderful time to be informed about health, to be knowledgeable about you, and most especially, the principles about the 8 laws of health. We pray, Father, that you anoint us with the power of the Holy Spirit. May you help each and every one of the viewers, and especially me and Doc Tam, O Lord, to inspire and be a blessing to all mankind who are listening and who will be listening in this program. Thank you, Father God, for all the blessings that you have showered upon us. And may you continue to enlighten us and help us, Father God, to follow the precepts of the 8 laws of health. Thank you, Father God, for the principles that you have given us. And may you continue to guide us and help us to gain knowledge and wisdom from you alone. All this we ask in Christ's holy name we pray. Amen. Amen. Mga kaibigan, libre nating tinanggap, dapat ay libre din natin na ibigay. Ang topic po natin sa hapon pong ito, mga kaibigan, ay healthful foods. Bakit kaya healthful foods? Dok, di ba pag sinabi nating healthful, ibig sabihin nakakatulong na mga pagkain? Ibig sabihin nakakalusog. Yun, nakakalusog pala na pagkain. Kaya nga magkaakibat yung healthful living eh. Yes. Saka yung healthful food. Mm-hmm. Kaya paano ka magkakaroon ng healthful living kung hindi healthy yung kinakain mo? Yes. So, mangyayari ay hindi matutupad yung gift na yun na pinagkaloob ng Panginoon sa tao. Kaya pag pinag-usapan natin itong malusog na pagkain o masustansyang pagkain, ay maganda, magkaroon din tayo ng edukasyon tungkol dito. Siyempre, edukasyon ang pinag-usapan natin. Yes. Eh, bahagi ng ating programa, ay magkaroon tayo ng something to differentiate between the good food and bad food. Nutritional food or what you call it, processed food. Mm-hmm. So once we have that kind of informations or knowledge, then we'll be able to have a quality type of decision to choose between right and wrong or to choose between good food and bad food. Yes. So ang tao naman, meron naman tayong normal na ano tawag dito, built-in eh. Talaga alam naman natin yung mabuti at masama eh. Kaya lang talaga nadadala lang tayo nitong yung fleshly lust natin o yung human nature. Mm. Pero one of the best way yung makita natin yung pangangailangan na maraming mga tao yung kahit soft drinks lang, eh, hindi nila alam kung yung may mabuti o makakasama sa katawan. Totoo. Lalo na yung mga bata, mm-hmm. mga teenager. Yes. They are just doing it for curiosity. But in reality, kaya maraming nakapila sa dialysis. Kasi mali yung pinili nila na pinapasok sa katawan eh. Mm-hmm. Kaya kung ano yung pinapasok mo, yun yung magre-represent sa katawan mo. Na siyang magiging dahilan kung maging malusog ka o magiging sakitin ka. Mm-hmm. Kaya sa atin pong mga manonood, ano, kung meron po kayong experiences regarding po dito sa healthful foods, ay i-share niyo po yan. At gayon din po, kung meron po kayong katanungan o mga prayer requests, ay isend niyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Dok, ididiretso na natin, kasi pinag-uusapan talaga natin to, mga kaibigan, yung nakapagpapalusog na mga pagkain. The Health Food Ministry says, there are many minds in many places to whom the Lord will surely give knowledge of how to prepare foods that are healthful and palatable if He sees that they will use this knowledge righteously. Animals are becoming more and more diseased, and it will not be long until animal food will be discarded by many besides Seventh-day Adventists. Dok, diretso, no? Masyado tayong... Straightforward yun. Ano tawag dito? Lagi tayong nandun sa eksena eh. Yung pangalang Seventh-day Adventist. Totoo, Dok. Hindi ka ba natutuwa na... Naghahagalak ako talaga, Dok. Nakabahagi ka ng iglesia, lagi niyang binibigyan ng counsel. Amen. At binibigyan ng paalala. Kaya napakahalaga na maintindihan talaga natin ito. Kasi pag naintindihan talaga yung value ng pagkalalang sa tao at kung paano nagawa itong katawang ganito, na yung lupa at yung hininga ng pinagsama, kung tawagan ni kaluluwa. Alam mo, magandang Sabbath school lesson natin, yung mga nakaraan, mm-hmm. na
itong kaluluwa, kung pagka minsan iniisip ng iba, to, nawawala sa katawan mo, lumilipat siya iba. Mm-hmm. O kaya naman ay nagpapagala-gala pa. Ito yung hindi biblical, na pag ang tao ay namatay, wala na yung kaluluwa. Mm-hmm. Wala na yung hininga at katawan. Yes. Kaya ito yung point na pinag-usapan natin dito, itong kaluluwang to, itong tao mm-hmm. mismo o tayo, ito isang living soul. Mm-hmm. Na pag sinabing living, ay kailangan mo ng tinatawag na pagkain living. Yes. Di ba? Kasi buhay tayo eh. Oo. Pag pinag-aralan natin sa anatomy and physiology at yung tinatawag na molecules ng katawan ng tao, eh kain nga yung plastic eh. Subukan mong pagdikitin yung bakal at plastic. Do you think didikit sila? Pero pag bakal sa bakal, didikit. Kung plastic sa plastic, didikit. Didikit. Ngayon, nung napag-aralan ng science, itong katawan natin, eh may mga certain things na nakakonsider nila as foreign material mm-hmm. or foreign substance na hindi pwedeng ma-adapt ng body dahil hindi nga kamatch ng molecules ng dugo ng tao. Ito yung napakagandang pag-aralan. Mm-hmm. Para yung datoy, alam mo na kung ano yung ginagawa mo sa katawan mo. Yes. Alam mo yung kahihinatnan ng katawan mo kung hindi akma yung ipapasok natin sa ating katawan. Kunyari, gumawa ka ng food coloring. Yung bang molecules niyan eh, sa tingin mo, adapted ng body yan? Hindi. Teredjikin yan. Mm-hmm. Maging cost ng damaging yan. Mm-hmm. O, for example, yung bigas ay hindi lang GMO. Meron pang halong plastic. Mm. Sa tingin mo, yung plastic ba pwedeng i-turn yan sa sustansya? Hindi. Para maging carbohydrates? Hindi. O kaya maging pangailangan ng katawan? Hindi. So it means na kailangan natin maintindihan lahat ng mga akala natin pagkain, pero ginawa para kainin, ito po yung taliwas dun sa kalooban ng Panginoon. Hmm. Ang ganda ng Dok, no? Kasi kailangan natin malaman, mga kaibigan, kung ano yung nakalinya doon sa prinsipyo ng Biblia, sa binigay ng Panginoon sa atin na walong utos ng pangkalusugan, at ano naman yung makakasama sa ating pong katawan. Now, let us read the Health Food Ministry, page 25, paragraph 1. All who handle the health foods are to work unselfishly for the benefit of their fellow men. Unless men allow the Lord to guide their minds, untold difficulties will arise as different ones engage in this work. When the Lord gives one skill and understanding, let that one remember that this wisdom was not given for his benefit only, but that with it, he might help others. Mabigat yun do. Yeah. Actually, pag nagbasa ka talaga ng Spirit of Prophecy, wala ka na itatanong eh. Mm. Hindi na nga dapat pag-usapan pa yung dapat ba mag-vegetarian ang mga member ng Adventist. Wala nang tanungan. Yes. Kaya lang naman nagkakaroon ng konting, alam mo na, yung pag-aalinlangan. Kasi marami naman talaga yung hindi well-versed. Mm-hmm. Bihira nga sa Adventist na may councils on diet and food eh. Totoo do. Paulit-ulit na nga natin binabanggit ito eh. Mm-hmm. Kasi pag binasa natin as a whole, di ba, binanggit nga kanina yung animals are becoming more and more diseased. Yes. 10 times na nga yung ang sabi na sakit na makukuha mm-hmm. sa pagkain ng animals. Ayok, yes. So ang point ko dito, ipinakita ito ng Panginoon sa tao, sa atin, unang-una, para may ibahagi din naman natin dito sa mga kababayan natin mm-hmm. na maintindihan nila na ang pagkain ng flesh food, ang tanong ito, ang flesh food ba ay match sa molecules ng katawan ng tao, Gladys? Hindi, Dok. Kasi ang flesh food or ang laman ng kapwa mo may laman din ay acid. Bakit? Kasi even sa Bible, mga kaibigan, nakasulat doon na nasa dugo ang buhay. So, ang mga flesh food or yung mga animals natin na atin pong kinikitilan ng buhay para gawing pagkain, ay may dugo din, may buhay din sila na kinikitilan natin ng buhay para kainin. So I don't think, Doc, na magiging akma ang isang acidic na blood at ipapasok natin sa ating kapwa nila flesh mm-hmm. na kinreate din ng ating Panginoon.
na magkukos din ng maraming problema sa ating katawan. So it means na hindi talaga ito pampahaba ng buhay. Mm-hmm. And also, Doc, gusto ko lang din i-add kasi nasa dugo mga kaibigan, mga kapatid, na, sa ating pong mga nanay, tatay, sa lahat po ng nanonood ng programa ng Kaalamang Pangkalusugan, ang dugo po natin, madumi din siya eh. Bakit? Kasi lahat ng impurities dyan sasalain ng liver, di ba, Doc? Yeah, yeah. At yung pinaka-liver natin, yan ang simenteryo. Ngayon, lahat ng mga dumi dyan, napunta sa liver, tapos kakainin natin yung mga tinatawag natin na liver na iniihaw-ihaw, niluluto sa kalye, di ba? Gustong-gusto nila yan dahil yun daw yung pinakamasarap na bahagi ng lamang loob. Yes. Di ba, Doc? Sa kapag niluto mo na ang flesh, kung inyong titingnan, yung, ang tawag dyan, denatured eh. Mm-hmm. Denatured na, it means na, eh, siyempre, ikaw ba yung pakuluan ka, prituhin ka pa, ano ka ba naman? Oo nga. Ano bang natitira dyan? Parang puro wrinkles na, kung baga sa ano yung na, wala ano. Nang, sustansya. Pinahintulot lang temporarily yan, kasi gawa nga nung wala naman talagang pagkain during yes, that time. So, oh. Pangalawa, yung nakain ng baka, kakain doon sa paliwanag na nabasa ko, na damo, doon lang merong konting pagkakataon na kung may matitirang konti doon, yun lang ang pwedeng portion na makuha ng tao. Mm-hmm. Ibig dadaan ka pa sa medyeto padrino na ang sustansya pala ng baka ay nakuha lang sa damo na kinain niya. Kaya nangyari, yung byproduct ng baka at ng kalabaw, lalo na kung may sakit na sila, ay natatransfer pa sa katawan ng tao. Kaya yun yung point na yun pala naman, hindi napuproduce ng nutrients at sustansya ang kalabaw. Yes. Nakukuha lang din nila sa kinakain nila. Yes, that's true, Doc. Alam mo, Doc, no, ang ganda nitong topic natin kasi yung maitutulong, yung kahalagahan ng sustansya ng kinakain natin at ano yung maidudulot nun sa ating katawan. Ngayon, alam mo, Doc, ang ganda nitong sinasabi ng The Book of the Health Food Ministry kasi, let us read, no man is to think that he is the possessor of all knowledge regarding the preparation of health foods or that he has the sole right to use the Lord's treasures of earth and tree in this work. No man is to feel free to use according to his own pleasure the knowledge God has given him on this subject. Kaya po, sa pasimula natin mga kaibigan, sinabi natin doon na Matthew 10 verse 8, freely ye have received, freely give. Kung libre natin, Doc, na natanggap yung kaalaman natin regarding sa natural na pagkain, which is ano stated in Genesis 1 verse 29, di ba? Yung mga pagkain may buto, yung pagkain talaga na natural, na talagang plano ng Panginoon na ipakain kay Adan at sa mga sinauna pa nating mga magulang. Yun talaga yung perfect will ng Panginoon kasi alam niya yung pinaka katawan ng tao, yung pinaka-kin-create niya kasi siya yung creator natin, mga kaibigan. So, ibig sabihin pala, Doc, hindi natin pag-aari kung ano man yung kung paano ka magaling magluto ng vegetarian na pagkain, na mga panghimagas, di ba? Nakakagawa tayo niyan, mga kapatid. Pero, nasa sa atin kung ibabahagi natin o hindi. Kasi, ulitin po natin, mga kaibigan, ang nakasulat po, no man is to think that he is the possessor of all knowledge regarding the preparation of health foods. Kasi kung ano man ang knowledge na natatanggap natin dito po sa mundo, yun ay isang bagay na mula lamang sa nag-create sa atin at sa author ng word na wisdom. Yeah. And that is God. Diba, Doc? Yeah. Proverbs. Kaya ito talaga yung ano, itong motivation talaga na magbibigay sa atin ng idea na ang Panginoon talagang wala siyang miniti kundi yung maipakilala yung kabuuan ng pagka-Diyos. Mm-hmm. Na malaman ng tao na nagraran ng sanlibutan sa word na love. Amen. Kaya pag napatingin ka sa kapaligiran, isipin mo walang palya yung daloy ng simoy ng hangin. Walang palya yung sinag ng araw. Mm-hmm. Wala namang taong po pwede makapagpaliwanag yan. Hindi nga nagba-brown out. Ito yung tanong. Nagbabayad ba ang tao sa sikat ng araw? Hindi do. Eh yung hangin? Hindi rin. Libre. Pwede libre. So, ibig sabihin, napakarami tayong dapat na maintindihan na ang Panginoon talaga, kung tutuusin lang, o minsan, siya pa yung ating
nababaliwala sa ating buhay. Mm. Kung pagkaminsan din natin nakikita yung kabutihan ng Panginoon sa kapamaraanan na tayo umaasa lang sa kaniyang tinatawag na kabutihan. Mm. At yung mirakulo ng ating pagiging tao ay isang bagay na wala po pwedeng tao na pwedeng mag-underestimate o husgahan ang kapwa-tao dahil pag-aari niya lahat tayo. Amen. Kaya ang sabi nga doon, kung hindi mo raw kayang tratuhin ng tama ang kapwa mo, wala kang karapatan na tawagin mo yung sarili mong Kristiyano. Naku, ang bigat nun do. Hindi mo pwedeng maltratuhin ang kapwa mo. Yes. Kasi Panginoon ang nagmimiyari dito. Mm-hmm. Bagaman maraming mga tao dyan sa kapaligiran na kanilang nakalakayan na walang kaalaman, kulang sa kabuhayan, nakakaranas ng mga paghihirap sa buhay, lagi nating isipin na anak ng Diyos yan. Amen. Kahit anong relihiyon pa ang kanilang kinabibilangan, ang tanging Panginoon lang ang nakakaalam kung ano makakabuti sa mga tao sa sanlibutan dahil binili niya yan. Amen. Siya pa ang pinagmulan. Amen. Ng sangkalaha. Kalahian na nagmula kay Eva Tadal. Amen. Ang ganda nun, Dok, no? And alam niyo, mga kaibigan, hindi to isang bagay na dapat ay papetiks-petiks lang, kumbaga tayo, na parang binabaliwala natin. Kasi alam niyo po, mga kaibigan, may isang bagay na kapag pinagdesisyonan na natin, kailangan po ay panghawakan natin, katulad po ng kaligtasan na ibinigay po sa atin na libre ng atin pong Panginoon. At alam niyo po ba, mga kapatid, ang sinasabi po sa The Health Food Ministry, some, after adopting a vegetarian diet, return to the use of flesh meat. This is what? This is foolish indeed and reveals a lack of knowledge of how to provide proper food in the place of meat. Dok, ang sakit nun. Yung foolish, di ba yun yung isang malaking katangahan? Kamangmangan. Yes. Na nakapag-vegetarian ka na. Mm-hmm. Tapos bumalik ka ulit. Parang yung ginamit ito sa page 33 ng Council on Diet, na during the time nila Miss White, ay nagkaroon ng backsliding state sa area ng pagre-reforma ng pangkalusugan. Mm-hmm. Na marami yung bumalik dun sa pagkain na hindi naman talaga panukala ng Panginoon. Kaya si Miss White, pinatunayan niya sa sarili niya na talagang hindi niya binitawan yung liwanag na binigay sa kanya. Amen. Kaya nga, sobrang na-bless siya. Yes. Kaya nga dito nga sa Council on Diet, page 383, bakit kaya binanggit ng ating propetisa yan? Sa Councils on Diet and Foods, page 383, it has been clearly presented to me that God's people are to take a firm stand against meat eating. Pag sinabing against meat eating, hindi tayo laban o go. Ang pinapaliwanag lang dito, talaga educate mo yung tao at malaman nila na tayo mayroong stand. Katulad natin, talaga yung ba namang almost 40 years ka na hindi kumakain ng meat o flesh food. Siguro naman ay parang isang palatandaan na ito na talagang laban na ako dyan. Yes. Kasi ang katuwiran ko ay binless ako ng Panginoon sa kalusugan ko. Na sabi ko nga, siguro kung hindi ako vegetarian, baka hindi ganito yung katawan ko. Mm-hmm. Pangalawa, baka kasama na rin ako dun sa mga, kung hindi man namatay, nakalinya na. Oo. Sarami naman kaya na nakakasakit ngayon, na inaatake sa puso, bunga ng maling kinakain, na pwede naman itong maiwasan. Kaya nga sa 382, yung sinundan ng quotations na yan, ang sabi na, those who are waiting for the coming of the Lord. Binabanggit dito yung mga nagsisipaghintay na. Mm-hmm. Ang sinabi ba naman dun eh, those people who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will be done away. Eh lahat naman tayo, kaya nga Seventh-day Adventist. Ano bang meaning ng Adventist? Naghihintay sa pangalawang panggating. O di yun nga yun, those who are waiting for the coming of the Lord. Tayo yun eh. Yes. Pero ang sabi doon, yung totoong Adventist, tatanggalin ng pagkain meat ng meat. Yes. Eh kung hindi mo tinatanggal, eh baka taliwas ka doon sa preparasyon na ibig ng Panginoon na gawin ng mga anak niya. At kung sakali yung medyo alanganin pa, eh meron pang time. Hindi pa naman tayo, kumbaga sa hahabol eh, bukas pa naman yung pintuan ng ark. Ang paraan lang talaga dito eh, tanggapin mo na talagang meron ng science ngayon na pwede magpatotoo
Nung araw na hindi pa alam ng tao, hindi mo pwedeng hatulan. Pero ngayon na marami ka nang mababasa, katulad ng Game Changer, katulad nitong What's the Health. Ang ganda ng paliwanag nila at marami mga health books ngayon na mabibili, kinukumpare nila what's the difference between vegetarian diet or ano tawag dito, phyto-green protein compared to animal protein. Eh, kung pag-aaralan mo yung dalawa, kitang-kita talaga dito na talagang taob talaga yung flesh. Walang panama. Ito kasi ang daming nabuhay ng centenarian na hindi nakatikim ng flesh food. Amen. Na ito naman, pinapatunayan ko sa sarili ko, dahil kaya ako naman tinayuan ito, una sa sarili ko, hindi lang yung para sabihin na maiba ako. Tinayuan ko ito sa kadahilan ng alam kong totoo. Amen. At kaya kong patunayan. Kaya hanggang ngayon, naririto pa ako. Na mula nung binago ko yung lifestyle ko, lalo-lalo na dun sa pinag-usapan natin health food, eh hindi pala nakasama sa linya ng health food itong karne eh. I'm sorry. Yun ang reality, Duke. Nag-iisa lang itong katawan ko. I cannot gamble. I cannot take any risk at all. I want to make it sure that anything that I am going to put it in inside my body is something 100% safe. Amen. Bakit? Hindi akin to. Yes. Hindi naman ako laban dun sa mga kung ano-ano mga ilalagay sa kato para lumaban sa karamdaman. Pero ang numero unong tinatawag na panglaban sa karamdaman, sumunod tayo sa tinatawag na 8 laws of health. Amen. Ito yung paulit-ulit naming binabanggit dito. Sasawa kayo kahanap ng iba't ibang mga doktor na gagamot sa inyo. Pero ang unang-unang dapat maintindihan ng mga nakikinig dito, ang 8 laws of health, ang tinatawag na sekreto kung paano makala tayo sa epidemic na kumakalat sa buong mundo. Amen. Totoo yun, Dok, no? Kaya sa ating nilalakasan ko na yung boses ko kasi talaga namang talagang bilib ako sa 8 laws of health. Talagang, ito yung talagang sabi ko sa sarili ko. Walang ma-hospital. Yes. At saka, Dok, hindi mo kailangan magbayad sa 8 laws of health. Susunod ka lang, mga kaibigan. Susunod lang po tayong lahat. Diba? Ay, napatunayan na ngayong exercise eh. Pag hindi mo minub yung katawan mo, you're going down. Yes. You're going to die. Ay, di kailangan mag-move ka. Kasi we are actually designed to undergo with these physical activities daily. And then at the same time, may edad ka na, huminto ka. Tinanggap mo na matanda ka na. No way. Anong matanda? hanggang nabasa ko yung 60-70 sa kalalakihan. Kalakasan ng apil yan. Eh bakit naman tayo basta na lamang na i-give up natin tong buhay? Yes. Eh kung 110 ang lifespan mo, eh bakit hindi mo abutin, yakapin? Totoo do. At gawin mo yung part mo. Amen. Kesa naman sa 40 ka pa lang, 50 pa lang. Bumibigay ka na. Marami nang hindi nagbabasketball na 40. Dahil lalaki na natyan eh. At maraming mga 60 naman, naku po, kung makikita mo, engkang-engkang na. Bakit? Eh kasi iba yung kinakain nila, hindi talaga healthful food eh. Kaya ang maganda naman sa katawan ng tao, kahit nagkamali ka, pwede ka pala uling bumalik dun sa tamang pagkain. Yes. At pwede mag-repair ang katawan ng tao. Kaya inuulit-ulit ko yun eh, nagre-repair ang body natin, nagpapalit tayo ng panibagong dugo, panibagong tissue at panibagong organ. Amen. Habang tayo ay buhay. Amen. Alam mo, Dok, anyway, ang ganda nung no? Ang ganda ng topic talaga natin kasi alam niyo sa atin po mga manonood, iba talaga kapag alam natin kung anong pinapasok natin sa ating katawan. Kaya alam mo, sa araw na to, Dok, gusto natin din silang bigyan ng impormasyon na makakatulong especially sa mga kaibigan po natin na meron pong diabetes. Kasi Dok, di ba, pinangakuan natin sila na talagang tutulungan natin itong mga may kasakitan, especially yung ating pong, sa panahon pong ito, sa araw pong ito, yung mga kaibigan po natin na may diabetes. Alam niyo, kaya yung 1 Corinthians 10:31, sige Dok, pinag-aaralan natin. Sabi, therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Amen. So kung ano man yung kinakain mo, iniinom mo, ginagawa mo, do all to the glory of God. Sa lahat ng bagay. Actually, ang kapalit lang naman ng goodness niya eh. To glorify Him eh. By just recognizing it, Him, appreciating it. Kaya ang sabi sa Colossians 3:17, ang sabi doon, whatever you do, do it heartedly in the name of Jesus and the Father of Him. So, ano man ang ating ginagawa, kung tayo nagsisiinuman o nagsisikain man,
gawin natin ng buong puso. Dahil ang Panginoon ang naluluwalhati. Amen. Sa nagkaloob ng buhay sa tao. Amen. Kaya pag sinabing heartedly, aba, hindi biro talaga ito. Mm-hmm. Talaga i-check ko yung kakainin ko kung ano yung value niyan. Yes. Di ba binabanggit mo yung value? Mm-hmm. Kunyari, kakain ka, pabigat lang sa tiyan mo. Mm-hmm. Walang ka-value-value yung ipapasok mo. Mm-hmm. Parang ikaw mismo, I'm sorry ha, niloloko mo yung katawan mo. Mm-hmm. Ano to, hoax? Lokohan? Alam mo naman, nadinig ko yung word na yun eh, kay Attorney Acosta. Oh. Eh bakit natin lulukuhin yung katawan natin? Mm. Eh tayo mismo yung pinagkalooban nito. Oo. At kung hindi mo kayang respetuhin ang katawan mo, paano marirespeto ang ibang tao? Totoo yan doon. How could you respect others? Yes, that's true. When you yourself, actually, hindi mo nirespeto yung sarili mo. Mm. Kaya ang nakita ko talaga rito sa bahagi ng pangkalusugan na ito, talagang yung kapangyarihan ng pagpili dapat maibalik sa tao. Amen. Pipiliin mo talaga. Dadaan ito sa tinatawag na quality control. Mm-hmm. Alam mo ba sa custom, talagang meron silang proseso dyan. Mm-hmm. Na hindi po pwedeng papasukin agad dyan hanggang hindi dadaan sa iba't ibang departamento yan. Mm-hmm. Kaya ang ating katawan, bago natin papasukin dito, kailangan muna nating gamitan ng matalinong kapamaraanan. Paano matalinong kapamaraanan? Hmm. Tingnan mo, ito ba'y match yung molecules nito dito sa katawan? Hmm. Kunyari, sasakyan. Alam mo yung gusalina, yung asin, hindi naman pwedeng ilagay mo doon sa tangke ng gusalina. Hindi. Papayag ka? Hindi, oh. O kaya naman, diesel. Haluan mo ng gusalina, papayag ka? Hindi, Dok. Masisira yung kotse mo. Hmm. The same thing sa katawan ng tao. Hindi po pwede kang hihiwalay doon sa manual. Mm. Na ang manual, ibinigay na rito sa banal na kasulatan. Yes. Na kung kuiinom man o magsisikain man, kainin mo yung nilagay sa Genesis 1:29. Amen. Para tapos na, wala na tayong tinatawag na pag-uusapan. Mm-hmm. Kaya lang kung pagkaminsan, humahaba yung kwentuhan sa kadahilan ng komo addicted ka na, komo hindi mo na maiwasan ng kumain ng mga pagkain niyan, nagiging bad example ka pa sa iyong kapaligiran. Totoo doon. Kaya lahat ng tao, gaya-gaya, maagang namamatay. Ayun kung lang. Ang isang magulang ay magiging good example sa kanilang mga anak, mm-hmm. ang mga anak nila, pag lumaki yan, kahit papano may liwanag yan. Mm-hmm. Yun yung dadalhin nila sa kanilang mga kaibigan. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, talagang napakatindi ng tinatawag na gawain at responsibilidad ng mga pinagkalooban ng ganitong katotohanan. Yes. At yan ay binigay sa Seventh-day Adventist. Amen. Alam mo, Dok, ang ganda talaga ng topic natin, no, sa atin pong mga manonood. Kaya ito na po, ibibigay na po namin doon po sa mga diabetic na mga tao, mga pasyente, or kung borderline po kayo, ay mag-take note po kayo. Dahil alam niyo po ba, mga kaibigan, na pwede pa rin po kayong kumain ng prutas? Kasi may mga doktor-dok, sinasabihan sila na, nako, bawal ka sa ganito, bawal ang prutas na ganyan, ganito, ganyan. Yes, tama po. Pero alam niyo po ba na may right amount lang? Kasi pag minsan, Dok, nilalahat ng lahat ng doktor. Pag pinag-aralan mo yung intricate topics or codependency, alam naman natin na yun. Na pag wala kang vitamin C, paano magkakaroon ng tinatawag na process of assimilation? Mm-hmm. When it comes the science of basic science of nutrition. Mm-hmm. So it means talagang isa sa pinaka ika-apat na bahagi ng pagkain ng tao ay nakalagay diyan yung tinatawag na fruits. Kasi nandiyan yung antioxidant, yes. nandiyan ang vitamin C, at nandiyan yung alkalizing material na nagpaparegulate ng blood pH. Mm-hmm. Ngayon kung tatanggalin mo 'yan, anong ipapalit mo? Naku, Dok, mahirap yatang humanap ng prutas na samantala ang prutas, ng wala tao. Namang kasalanan. Anong kasalanan ng saging para pagbintangan mo? Wala. Anong kasalanan ng papaya? Wala. Para pag-initan natin, na pag may diabetes ka, hindi diyan pwedeng kainin nila. Pwede. Pero ang tanong, pagka-candy, tsokolate, walang problema? Naku. Yun ang problema ng ating kapaligiran eh. Mm-hmm. Kung pagka minsan, pagkaroon ka ng problema sa allergy ng konti, nakakain lang ng saging, nangati na, hindi yung saging may problema. Mm. Alamin natin kung bakit nakaranas ka ng allergic reaction sa saging. Yes. Merong sekreto yan. Ayun. Yun ang gusto nating malaman sa araw pong ito, mga kaibigan, di ba? Di ba nakakalungkot dyan? Mm. Iniiwasan ng prutas dahil daw
Nakakasama sa blood sugar, nakakasama daw sa blood sugar, mm-hmm. nakakaroon sila ng kung ano-ano mga change sa allergic reaction. Mm-hmm. Na kung pagka minsan ay napapabayaan naman natin yung pinaka-isa sa pinaka-pundasyon ng katawan ng tao. Mm-hmm. Ang fruits ay isa sa pinaka-numero unong kailangan ng katawan. Amen. Kaya nga nung unang panahon nila Adam and Eve, mm-hmm. fruits nga lang eh. Yes. Buhay ka na eh. Mm, totoo, Dok. Prutarian sila eh. Mm-hmm. Kaya lang, nung nagkasala, nung hindi pa nagkakasala sila, mm-hmm. ayos na yung prutas. Oo, pitas-pitas ka na lang. Wala sila. At ang ganda nung panahon na yun, pagka nagtanim ka ng prutas, hindi na mamatay, hindi natutuyo, hindi ito naluluoy. Mm-hmm. Tuloy-tuloy lang mamunga. Yes. Kaya lang, nung kinain nila yung pagkain, naloko kasi sila eh. Mm-hmm. Kasala. Alam mo ba nung nagkasala si Eva Tadan? Ano, Dok? Walang gawa ang Panginoon. Gumawa siya ng backup. Mm-hmm. Buti tayo, may backup. Yes. Inoper ng Panginoon yung life niya. Mm-hmm. Naintindihan na yon ni Eva. Na kung hindi dahil sa kanila, hindi dapat bababa ang Panginoon. Yun yung pinakaiintay nila. Mm-hmm. Na kailangang merong i-offer na dugo para matabunan yung kabayaran ng kasalanan na ang mamamatay ay yung walang kinalaman. Mm-hmm. Kaya ang ginawa naman ng Panginoon, dahil nahulog na nga sa kasalanan ng ating mga magulang, dinagdagan nila ng gulay. Mm-hmm. Yung prutas. Yes. At nadagdag pa yung grains, mm-hmm. and nuts. Mm-hmm. Nang pinag-aralan itong gulay ngayon sa ating kapanahonan. Kaya pala idinagdag ang gulay. Dahil ito pala yung pagkaing napakaganda sa utak ng tao. Mm-hmm. Nandun yung pinilalanin. At nandun yung tinatawag na green chlorophyll. Mm-hmm. Na nang chinek yung blood ng halaman, parehas sa dugo ng tao. Amen. Alam mo ang pinakaiba? Ano, Dok? Pangalan. Ang pangalan ng dugo ng halaman, magnesium. Mm. Ang pangalan ng dugo ng tao, iron. Mm. Pero pag ito'y pumasok sa katawan ng tao, nagiging dugo. Kaya yung mga kulang sa dugo, mm. yung anemic, mm-hmm. berding dahon lang katapat niya. Yes. Ang maganda pa rito, kaya pala idinagdag itong berding gulay, mm. ito pala ay nakapagpapabait. Naku, gusto ko yun, Dok. Dalawang klaseng pagkain, isang nakapagpapabait at isang nakakasungit. Ang nakakasungit, mm. eh karne. Oo nga, Dok. Kung gusto mong laging galit ka, mm-mm. kumain ka ng karne everyday. Ayoko. Pero kung gusto mong kumain ng, kung gusto mong maging mabait ka, kumain ka ng gulay. Amen. Ang gulay pala ay merong tinatawag itong regular, normal regulating material. Mm. Talagang ino-normal niya yung dugo mo. At talagang re-repair niya yung mga kung ano man yung problema na nabuo mo sa katawan mo. Mm-hmm. At ang maganda rito, ginagamit ito pang rebuild at pang repair. Mm-hmm. Especially during regeneration process. Mm-hmm. Kaya itong gulay, kita mo naman, nung kumain tayo, di ba? Mm-hmm. Baka nagugulat ka, araw-araw naman meron kami nito. Eh, gano'ng karaming talbos yung kanain ko? Oo nga, Do. Ang pinagtataka ko, bakit hindi ko sinasawaan? Hmm. Alam ba kung bakit hindi ko sinasawaan? Bakit, Dok? Eh, yung katawan ko talaga, laging binubulong, iyan! Bakit yung bang kambing at yung baka, sinasawaan ba nila yung damo? Hindi, Dok. Eh, bakit araw-araw na lang kung kumarit ng damo? Kaya nga. Para bang enjoy na enjoy sila. Mm-mm. Ganun pagka-vegetarian ka na. Amen! Ang talbos ng kamote, kahit araw-araw yan, lalo pang napapamahal. Amen. Bakit? Bakit? Kasi nararamdaman mo na kailangan ng katawan. Amen. Kasi talagang pag pinag-usapan natin ng mabeberding dahon, matataas ang magnesium niyan. Mm. Alam ba sa ngayon sa hospital ngayon? Mm. Lahat ng may sakit sa puso, lahatin mo na. Lack of magnesium. Naku. Ay, punta ka ng Cedars-Sinai. Meron sila magnesium therapy. Eh, napatunayan ko, ang the best magnesium ay nasa berding gulay. Mm-hmm. Kaya yung may mga karamdaman dyan, kung ano-anong mga sakit pa yan, magnesium therapy yan. At kung wala kayong pambili ng mga supplement ngayon, hindi nga natin alam kung paano ginawa yan. Mm. Eh, sa gulay na lang tayo. Yes. May manunggay naman tayo, may ampalaya tayo, may talbos ng kamote, mm-hmm. may saluyot pa. Eh, bakit natin ipagpapalit ito sa mga patay na hayop? Yes. Ililibing na yan. Mm-mm. Sa halip na ilibing dun sa lupa, mm. Ikaw ba, for example, may namatay na manok, nasa gasaan sa kalsada, mm. pinulot mo, ano tawag sa manok na yun? O kaya, nagsabong, mm. namatay yung isa, mm. anong tawag sa manok na yun?
E di patay na manok. Bangkay. O, anong ginagawa sa bangkay? Nililibing. Hindi, ginagawang tinuli. Oo nga naman, o, at para sumarap yung bangkay, lagay mo ng luya. At para medyo may dating pang konti, lagay mo ng papaya. Naku. O hanggang iba, ginalagay ng dahon ng sili. Mm. Para kumbaga sa paghatid dun sa huling hantungan, ay meron man lang silang kaakibat na pampalinamnam. Mm. Lalagyan pa ng betsin yan, konting patis yan. Naku. Kaya bago i-deliver sa huling hantungan, kailangan bigyan ng tinatawag na kung paano maging attracted naman. Naku. Pero ang tanong niyan, nililibing natin ang mga patay na hayop dito sa ating katawan. Ang ating katawan ay ginagawa nating sementeryo. Totoo yan. Sa ating pong mga manonood, pasensya na po kayo, pero yan po ang katotohanan. Sementeryo po ang katawan natin kung tayo po ay kumakain ng kapwa natin flesh. Di ba, Dok? Ano mga gawa natin? Papakatotoo lang tayo. Mm-hmm. Kaya ako nung binabanggit ito, pinagdaanan ko ito. Yes. Eh, nung araw eh, talaga naman kami mga Bulakenyo, talaga. Eh, ang manok pa nung araw, talaga namang local na local yan. Mm-hmm. Sariling, ano yan, pagpapalaki yan. Hindi yan ginagamitan ng hormone. Lalo na yung native. Eh, ngayon yung mga manok ngayon, mabilisan eh. Mm-hmm. Meron nang cloning na nga eh. Mm-hmm. Nandiyan yung laman ng manok. Dadaming kusa yan. Yun yung ginagawang manok ngayon na pagkain ng mga kabataan. Naku. Eh, ang dami nagkakasakit. Mm-hmm. O yun namang iba. Nilalagyan ng mabilisan, papakainin ng mga pagkaing may hormone. Mm-hmm. Kaya mabilis lumaki yung mga manok. Mm-hmm. Kaya pag nakain ng mga kabataan itong mga manok na nilagyan ng hormone, marami nagiging bakla. Sangayon doon sa mga report na pag-aaral. Mm-hmm. Kaya nagkalat ng mga bakla ngayon. Pasensyahan na, hindi naman to para i-down natin itong mga kababayan natin. Mahal naman natin sila. Mm-hmm. Pero hindi naman normal dahil ngayon po ay talagang sa sobrang talino na ng tao, lahat ng bagay napapabilis na nila. Mm-hmm. Mabilisan na lahat. Yes. Kasi hindi po pwedeng i-cope up yung demand kung hindi gagamitin ng modernong teknolohiya. Totoo doon. Eh, yung kumasama doon. Mm-hmm. Dahil lang kaya maraming mga kabataan ngayon yung 9 years old lang, nagre-regla na. Naku. Kawawa naman. Aba, eh, tama ba yan? Samantala nung araw, 15 years old. Mm. 16 years old, bago magregla. Mm. Eh, bakit? Masyadong namo-modernize na ang mundo natin. Yes. Hindi na inalam ng magulang. Mm-hmm. Ito kayo mabuti sa kanila. Mm-hmm. Alam mo, Dok, ang dami nating mga information na nababahagi sa atin pong mga kaibigan. And ngayon, sa atin pong mga manonood, pag-usapan natin yung ano ba talaga yung katotohanan doon sa pagkain ng prutas, ng tamang prutas, yung enough na portion ng prutas para sa atin pong mga kaibigan na diabetic. So, alam niyo po ba, mga kaibigan, na para pala mabusog tayo at hindi tayo katulad ng yung magshoot up agad yung ating pong yung blood sugar natin, especially sa ating pong mga kaibigan na diabetic, kailangan pala nating sabayan ito ng protein, dahil ang protein ay talagang mataas ang carbohydrates content, na hindi naman siya nakapagpapataba, kundi it is food for our muscles as well. At matagal kang magugutom, Dok, o di ba? Yeah, hindi ito basta-basta bumababa. Yes. Kaya lang, pag pinag-usapan natin itong mga anaerobic glycolysis, itong mga tinatawag ng mga processed sugar, katulad ng mga candy, tsokolate, tataas nga yung blood sugar mo. Mm-hmm. Pero later on, bagla namang bababa. Yes. At saka, one more thing din, Dok. Ka na naman. Mm-mm, totoo yun, Dok, di ba? Yung parang mangmadalian. Yeah. Ayan. So, ang fruits pala natin, mga kaibigan, it has a lot of fiber, especially po yung mga edible fruits. Yung edible, yung pinaka-peel, yung pinaka-balat niya, katulad ng apple. Ano pa, Dok? Yeah. Yung ano bayabas. Pa ba yung plum? Yes, yeah. Yung bayabas. Yan, totoo. Ang mataas ang mga fiber content niyan. And also, alam niyo po ba, mga kaibigan, na because of the fructose doon po sa prutas na kinakain natin, yun ang pinakamaganda sa mga may diabetes. So, meron tayong tinatawag na mga low glycemic index na tinatawag na 1 to 55. At meron tayong medium na glycemic index na 56 to 69. At yung pinakamataas, yun naman ay yung 70 above. So, ibig sabihin pala, Dok, isishare natin sa kanila ngayong araw na ito, yung tinatawag nating mga high glycemic index na mga prutas na pwede nating iwasan at pwede nating, hindi naman totally iwasan, Dok, pero kumbaga, sa ating pong mga manonood ay, syempre, andyan ang mangga.
Oh, 60, makikita nyo po sa inyong buong screen. Ang banana, especially yung hinog na, 62. Dahil alam nyo po ba mga kaibigan na yung mas hinog na prutas ay mas mataas po ang kanya pong fructose. Kaya hinay-hinay lang po tayo. Pero let us always remember din mga kaibigan na hindi naman po tayo pinagbabawalan. Hindi po bawal kumain ng prutas. Kung hindi, kailangan ay tamang portion lang po yung kakainin natin. So let's continue. Yung mga dried cranberries, kailangan din po pala ay iwasan or huwag tayong masyadong kumakain ng mga dried or yung mga canned na mga fruits. Bakit? Kasi may mga preservatives na siya, pinatamis na po siya, may alat na din siya para magkaroon ng longevity or humaba po yung buhay niya doon po sa lata, doon po sa garapon. Ano pa? Yung pineapple natin mga kaibigan, 66. At gayon din yung raisins natin at especially yung atin pong pakwan. O diba mga kaibigan, mangga, banana na hinog, dried cranberries or any dried na fruits, pineapple, raisins at yung ating pakwan. O ito naman Dok, syempre kailangan nating i-take note mga kaibigan na meron din naman na makakatulong sa atin na pwede nating araw-arawin tong kainin. Ito na Dok, yung mga, ibahagi natin sa kanila Dok, yung mga low glycemic index fruits natin. Tulad nga ng isa, nasama na yung apple dyan. Yes. Yung blackberries, cherries, grapefruit, orange, strawberry. Yes. Pero ang pinaka-the best talaga ito mga berries. Totoo Dok. Kaya meron akong iba't ibang berries na tinitake namin. Na napakaganda kasi ito talaga sa katawan, mataas ang antioxidant. Oo, totoo. Pero doon naman sa katulad, gusto ko lang bumalik doon sa binanggit mo kanina ang mga high glycemic index. Ito naman, hindi naman bawal. Yes, totoo. Huwag ka lang mag-over. Yun. Siyempre, kahit paano, hindi pa adjust. Lahat naman ng bagay na sobra, masama eh. Totoo. Eh kahit nga anong ganda ng kinakain mo, at kung hindi mo naman alam pigilan ang sarili mo, eh, hindi rin magiging makakabuti sa katawan ito. Kaya kailangan natin ng temperance. Yun. Kisa yan sa 8 loss. Ayan, amen. Hindi ko mong paborito at masarap eh. Sige lang lang, sige. Kakain ka ng saging, isang piling. Uy, naku. E samantalang dalawa lang, okay na. Okay na yun. Huwag nang masyado tayong, ano tawag dito, yung mapadala doon sa ating Cravings. Oo, totoo yan, no? Sa ating pong mga manonood. And alam niyo po ba, mga kaibigan, na ito, Dok, yung mga fruit juices pala natin, mga kaibigan, ay dapat hinay-hinay din tayo. Bakit? Lalo na kasi, Dok, yung mga binabalatan, katulad kanina, nabanggit ko po, yung mga meron pong balat na edible, ibig sabihin, pwede natin kainin katulad ng apple, yung plum natin, yung mga ganong klase ng prutas, na nakakain natin ng balat ay mataas ang fiber. Kaya iwa-wash out natin, ilalabas pa rin natin kung ano yung sugar or yung fructose content niya. Also, yung mga fruit juices natin ay wala pong masyadong fiber mga kaibigan. Hindi po natin nilalahat, pero hindi po ganun kataas yung fiber content niya. Kaya hinay-hinay lang din po tayo. At ano pa, ito Dok na talagang kailangan talaga nating isaalang-alang talaga itong mga prutas na makakatulong sa ating katawan, especially po sa ating pong mga kaibigan na may diabetes. Kaya i-take nyo na po yung challenge namin mga kaibigan. In 1 month, iwasan po natin ang lahat ng may white. Ibig sabihin, yung flour natin, yung harina natin. Iwasan natin yung white bread natin. Iwasan natin yung lahat ng mga matatamis na talagang pampa, ano lang po, pampa. Yung tipong nasasatisfy lang natin yung ating cravings na sinasabi nga ni Dok kanina. Kaya hinay-hinay po mga kaibigan kasi dapat alam po natin kung ano po yung ating pong kinakain bago natin ipasok sa ating pong katawan. Kaya alam mo Dok, ang ganda nung usapan natin regarding dito sa ano no, sa healthful foods na makakatulong talaga sa ating pong katawan. Basta naman nasa kategorya tayo nung may binhi, may buto. Eh, malaking panalo natin dito. Yes. Ang kalaban na lang natin dito, yung wrong combination na binabanggit sa 112 ng Council on Diet na huwag nating ihalo ito sa gulay, lalo na pag nguyain mo. Yes. At saka ulitin natin, Dok, no? Ang the only fruit na pwede po nating ihalo sa atin pong mga gulay or kapag kunyari nasa pagkainan po tayo, ay ano, Dok? Pinya. Pinya. Yes, pinya po mga kaibigan. Ito pa, Dok. Alam mo, Dok, nalulungkot akong ibahagi ito sa atin pong mga kaibigan. Pero this is reality and this is the truth na gusto po naming ibahagi po sa inyo mga kaibigan ang vision na ipinagkaloob po ng ating Diyos kay Mrs. White. Ang sabi po,
Some of our brethren have done a work that has wrought great injury to the cause. The knowledge of methods for the manufacture of health foods, which God gave to His people as a means of helping to sustain His cause, these men have disclosed to worldly businessmen who are using it for personal gain. Saan po ba patungo ang binabasa natin, mga kaibigan? Let us continue. I have a warning for those who have a knowledge of the methods of manufacturing the special health foods produced in our factories. They are not to use their knowledge for selfish purposes or in a way that will misrepresent the cause. Neither are they to make this knowledge public. Let the churches take hold of this and show this brethren that such a course is a betrayal of trust and that it will bring reproach on the cause. Alam mo, Doc? Mabigat ito eh. Actually, yung palang pag nasa gawain ka o hanap buhay, lalo na sa pag-produce ng pagkain, dapat talaga maintindihan natin na meron tayong mabigat na accountability, kapananagutan. Yes. Kasi ang point dito, marami yung pag gumagawa sila ng pagkain para balik-balikan at masarapan, nilalagyan nila ng food enhancement. O yung pinapaganda nila yung kulay. Kasi yung kulay pala merong hypnotic enticing effect. Enticing, yes. Merong hypnotic effect. Kaya kung ang gagawin natin, instead na ang tingnan natin kung ano yung makakabuti sa mga bibili nito, ang titingnan kung paano ma-addict sila at mapabili na hinahaluan nila ng pagkain merong material na para ma-attract sila sa lasa. Pero in that way, kuminsan nakakasala. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, ang ganda ng explanation mo, no? Pero ito pa po, mga kaibigan, hindi po tayo doon hihinto kasi ang topic natin ay healthful foods. And we want, all of us, we want to share this healthful food to you. I beseech you, my brethren, to make straight paths for your feet, lest the lame be turned out of the way. Do not place information in the hands of those who, from lack of conscientious regard for health reform, may place impure articles on the market as health foods. Stand on the side of righteousness in all your transactions, then you will not appear to disadvantage before God or man. Do not enter into any dishonest practices, those who take up the manufacture of sanitarium health foods for personal profit are taking a liberty to which they have no right. Thus, great confusion is caused. Some are now manufacturing and selling goods that profess to be health foods, but that contain unwholesome ingredients. Again, the foods are often of so inferior a quality that much harm is done to the cause by their sale. Those who buy them supposing that all health foods are similar. Alam mo, may naalala ko do sa ating pong mga manonood. This is a true story. Meron po akong binilan na restaurant. At sa pagbili ko, syempre, health conscious ako do. I want to know the value of the food na bibilin ko at yung value ng pagkain na ipapasok ko sa akin pong katawan. Sabi ko, masarap po yung ganitong luto. Ano po ba yung, paano po ba siya ginawa? The moment I ask at sinabi sa akin ang ingredients, mga kaibigan, alam mo ba do kung ano ang ingredients? Soft drinks. Naku po. Eh, merong ano yan, yung phosphoric acid. Yes. Na nanggagaling sa ihi ng kabayo. That's right, Doc. Ano pa, mga kaibigan? Asukal, preservative. Asin, another preservative. Alam mo, Doc, nalungkot ako. Because they are professing that they are a healthy restaurant. Pero buti na lang pala nagtanong ako. Why? Kasi wala po akong maishishare sa inyo na meron palang nangyayaring ganito sa ating pong kapaligiran. And they are accountable, mga kaibigan. They are accountable of the ingredients na sinasabi nila na healthy pala. Pero sa totoo, it is just for profit. Di ba nakakaluntot, Dok? No, hindi ka naman yayaman dun. Lalo na yes. kung
empleyado ka lang. Totoo, Dok. So, ang pinupoint natin dito, lalo-lalo na pagdating dito sa mga restaurant, marami yung sasakit ang ulo mo eh. Mm. Kasi talaga alam mo ako, sa totoo lang, kaya huminto na akong kumain sa restaurant. Mm. Kasi ang katawan ko kasi very ano ito eh, yung sensitive na eh. Pag mayroong konting beche niyan, nahihilo ko eh. Mm. Samantalang pagka kami yung nagprepare ng pagkain namin, wala naman akong nararamdaman na ganun. Mm. Kaya nasabi ko sa sarili ko na kung pagka minsan, bihirang restaurant yung mapagtitiwalaan mo. Totoo doon. Na talaga ang purpose nila, palusugin yung tao. Yes. Kaya ang advice ko sa mga pupunta sa labas para kumain, mag-iingat po tayo. Totoo doon. Pero for example na lang, para talagang malinaw naman yung lasa niya, nilalagyan ng MSG eh. Na kung tawagin natin sa Tagalog eh, bechin. Eh, siyempre maraming pag-aaral dito. Ayoko naman maging para bang focus natin eh, itong mga ganitong pagtatalunan pa. Pero kung akong tatanungin, hindi maganda ito sa kalusugan. And alam mo, Doc, no? This is not my personal answer or personal opinion, mga kaibigan. Nabasa ko po ito sa The Health Food Ministry, and it says there, no one has any right to take advantage of the business arrangements that have been made in regard to Sanitarium Health Foods. He who enters selfishly into this work, at the same time giving his customers the impression that the profits on the goods he sells are used to aid benevolent enterprises, while in reality they are used for personal interests, is under the displeasure of God. By and by his business will fail. And he will get things into such a tangle that his brethren will have to buy him out to save the costs from disgrace. Let's continue. In the use of foods, we should exercise good, sound common sense. When we find that a certain food does not agree with us, we need not write letters of inquiry to learn the cause of the disturbance. Change the diet, use less of some foods, and try other preparations. Soon, we shall know the effect that certain combinations have on us. As intelligent human beings, let us individually study the principles and use our experience and judgment in deciding what foods are best for us. Ang ganda, Doc, di ba? Ang ibig ko lang i-point dito, kung nasa area ka, ng, nandun ka sa uri ng gawain, lalo na pag nagbebenta ka ng pagkain, siguraduhin mo na makalulusog ito. Kaya nga lagi kong tinatanong sa misis ko na kung bibili ka ng tokwa, siguraduhin mo na non-GMO. Pero siyempre, pagpasok sa loob ng katawan yan, ay hindi naman ganun kadali lang yan. Kaya nga napakahalaga talaga na hindi talaga ganun kadali ang labanan. Kaya nga sabi nga eh, hindi naman tayo dadayain sa kung ano pa mang pangapandaraya dyan eh. Lalo na sa banal na kasulatan. Dadayain tayo ng kaaway sa pagkain na kinakain natin araw-araw. Na either lumusog ka o magkasakit ka. Dahil ang karamdaman, isa ito sa ginagamit ng kaaway para pabagsakin ang ating mental na binanggit sa healthful living. Na ang cost ng karamdaman ay yung maling pagkain. At ang sabi pa rito sa Healthful Living, page 54, a diseased body affects the brain. With the mind, we serve the Lord. So ang point dito, kung may sakit ka, yung katawan mo, ito yung pinaka-area na labanan kung paano mo didesisyonan at kung paano maunawaan natin ang lahat ng katotohanan. Kaya nga sabi nga, it should ever be kept prominent, the same book, the same page, that the great object to be attained through this channel is not only health, but perfections of the spirit of holiness which cannot be attained with diseased bodies and mind. So matindi ito. Kaya kung ating titingnan yung pagkain, na alam natin na hindi naman pala healthy food, at pag dinapuan tayo ng karamdaman, dama yung brain ng tao. At yung pinag-uusapan na pinaka-essence ng gospel, yung restoration, o yung character formation, saka yung restoration process ng body, ay imposible rin natin maabot yung kasakdalan at yung pagpapakabanal doon sa taong may karamdaman. Period. Yes. Kaya ang karamdaman, ito yung pandaraya ng kaaway.
na parang normal na sa tao yung may maintenance, normal na sa tao yung may diabetes, normal na sa tao yung ganung may arthritis. Hindi normal yan. Dapat nating malaman na impektuhan yung ating kaisipan, na tanging area na siyang inuugnayan ng ating Panginoon. Kaya naririto tayo para ugatin natin kung ano yung dahilan kung bakit nababalot ang buong mundo ng karamdaman bunga na tayo na rin mismo ay hindi natin nakikita yung tinatawag na kahalagahan at importansya ng pagsunod sa batas ng Diyos. Isa na rito ang Kate Lucifer. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, alam po namin na marami po kayong katanungan ngayon kung anong restaurant ba ito? Kung ano pa ba ang mga pagkain na makakatulong sa isang diabetic person? Bibigyan po natin ng panahon ang lahat po ng inyo pong mga katanungan. At nawa po ay magtulungan po tayo at magdalanginan tayo mga kaibigan na piliin po natin yung tamang pagkain, yung original na plano ng ating Panginoon sa sangkatauhan. Kaya sa ating pong pagtatapos ay nais po namin kayong idalangin. Ama namin Diyos na nasa mga langit, muli po namin pinasasalamatan ang napakagandang mensahe na aming napag-aralan sa iyong banal na aklat ng may kinalaman sa pangkalusugan. Tangi naming hinihiling Panginoon na sana'y magkaroon pa kami ng karagdagang katalinuhan at karagdagang kapangyarihan upang aming maipaglaban ang kayamanan na ito inyong pinagtiwala sa mga tao sa sandibutan. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon kami ng totoong pagkaunawa sa kahalagahan ng salitang pagmamahal, na ang totoong pagmamahal ay pagmamalasakitan mo na ang iyong sariling katawan at kasama na rin ang lahat ng tao sa aming kapaligiran. Bigyan kami, Panginoon, ng katulad ng damdamin ng aming Panginoon na wala siyang tanging minimiti kundi papaano mahango niya ang sangkatauhan sa pagkaalipin ng kaaway na ang ginagamit ay madapuan ng mga karamdaman na merong relasyon sa pag-iisip ng tao na nagiging dahilan na nawawala sa amin ang ginintuang regalo na buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, tulungan lahat kami at lahat ng mga nagsisipakinig ngayong hapong ito na bago man lamang po Panginoon magsara ang sanlibutan ito at malapit nang dumating ang aming Panginoon Jesucristo, marami pang kaluluwang madala at makaunawa na ang buhay namin ito ay hindi kami lumabas sa sanlibutan ito para lamang kami ay masama doon sa mga mapapahamak, kundi kami ay pinanukala ng Panginoon na kasama sa magmamana ng buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po ang Hope Channel, ang lahat ng kagawaran ng mga nangunguna sa gawain ito. At kami rin, Panginoon, tulungan ninyo kami, ni Gladys, na lakasan pa namin ang aming loob at patuloy naming bigyan ng daan ang mensahe na makapagbubukas ng daan tungo sa tamang pamumuhay. Patawarin muli kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kahinaan at kasalanan at baguhin kami na maabot namin ang pamantayan na kung dumating kayo, Panginoon, kami ay sasalubong sa inyong ikalawang pagdatal dito sa sanlibutan. Maraya pong salamat, Ama, sa lahat-lahat ng mga pagpapala na inyong patuloy na binibigay. Marami pong salamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. The Lord calls upon those who are in positions of trust, those to whom He has entrusted His precious gifts, to use their talents of intellect and means in His service. Mga kaibigan, tunghayan niyo pong muli at samahan niyo po kami next week. Dito po sa programa na tutulungan po kayo na magkaroon ng impormasyon regarding po sa 8 Laws of Health. Ito po si Gladys Panuelos.